Hello mga paps. Matagal na nung huling gumawa tayo ng video. Ngayon, medyo naging busy kasi tayo. Saka medyo nagka-problema sa trabaho. Maraming nangyayari kaya hindi na natin naasigaso yung mga asikasuhin natin. Pero ngayon, pansin ko na pag nagbabaklas at naglilinis ako ng carb, lagi napuputol ko yung hose kapag binabalik ko na ulit kasi mahirap tanggalin yung hose nung carburetor papunta sa tangke. Kaya ngayon, medyo kakaputol, mixy na siya. Ngayon, batak na. Papalitan na natin siya ng bagong mas mahaba. So, yun yung video natin ngayon. Una, tanggalin muna natin tong side cover natin sa gilid. Oops, i-off muna natin pala yung gas natin. Para pag tinanggal natin, hindi masyadong tumulo. Sigurado may tutulo naman dyan yung gas eh. Kaya kahit pa paano mabawasan yung tutulo. Okay. Isang tornilyo sa gilid. Sumunod ay takin lang natin to. Ay, sorry. Ito pala sa kabila. Takin na natin to. One. Okay. Tagal na. Yun, nabasag. Dati pa yan. Ngayon, bunutin lang natin to. So yun, medyo may crack na siya dito. Hugutin lang natin siya. Okay, yun. Tanggal na natin isang side. At yung sa susunod na side naman. Dito sa carb. Okay. Ayaw mahugot ah. Tingnan natin ito sa side cover para medyo magkaroon tayo ng space. Hugutin lang natin. Oops. Tingnan na. Medyo may natira lang. Pero magatanggal naman natin ito. Ito ng plais. Okay, tumalisig. Tanggal na siya. Swatin na lang natin. Compare natin siya. Oh. Medyo ang ikse. So, ito yung saktong-saktuhan lang na sukat. Medyo pasobrahan pa rin natin siya. Just in case na mangyari ulit yung dati na kapag tinatanggal ko, nililinis, medyo may hirapan kang tanggal hatakin sa side na to, dito sa may carb. Ito yung sa side ng nasa carb. Yan, every time na tinatanggal ko tong hose na to, nauuwi sa pagkaputol kasi sobrang higpit niya. So yun, puputulin ko, tsaka ako isasalpak ulit siya. Ngayon, magbigay tayo ng clearance kahit mga 12 inches. 12 inches yung ikakabit natin. Maluwag na yon. Hindi na siya batak. Nung last time kasi napansin ko lang siya, nung tinanggal ko yung tanke ko, chinek ko yung sa CDI natin kung bakit yung parang silicone na protection niya dun sa loob na CDI nalulusaw. In-upload ko na yun, yun yung last na in-upload kong video. So, ngayon na mahanap pa ako ng paraan kung paano ba ma-re-resolve yun o ano yung nagiging cause kung bakit siya nagkakaganon. So, ngayon, tapusin muna natin to. Mabilis lang naman. Kuha ka ng gunting o kutsilyo. Tulin lang natin. Yun na. Simple lang naman to kahit sino kayang gawin sa bahay. Hindi mo na kailangan ibait sa mekaniko. Kasi huhugutin mo lang at saka isusuksok. Alam nyo na yan, huhugutin tsaka isusuksokan. Tanggal lang ng ilang fairings, cover. Pasok na siya ulit. Medyo pinaluwag lang natin. Minsan tinatanggal ko pa talaga to. Pero subukan natin isuksok ng hindi siya matatanggal. Paikutin lang. Paikot. Okay, twist lang natin siya. Okay, pasok na. Konti lang yung play niya. Ngayon, pasok na natin siya.
dito sa inlet. Saksak lang natin siya dito at okay na ulit. Buti walang tumapon na gas. Ito, ito yung sinasabi ko. Ayan, galing to sa sa CDI ko. So kung may nakakaalam sa inyo, comment lang kayo kung ano yung naging reason kung ba't ganyan. Ang usual na takbo ko, ang daily speed na tinatakbo ko, kasi malapitan lang naman, normal ko na yung 40 to 50, 60, yan na yun. Pero pag malayuan na takbo, siguro mga 1.5-2 hours, 110-115 yung sa top, gigil na yan. Minsan 90-50-60 traffic. Pero napansin ko, ang suspect ko kasi nung minsan nagpunta ako ng Valenzuela, sumasagad ako sa pula nun hanggang 11,000 RPM. Tapos na tayo, balik lang natin yung mga fairings. Pop lang naman siya. Isang tornilyo, balik natin. Okay, ayun lang naman to, bilis lang. Tulad nga nung sinabi ko, yung naging issue sa CDI ko, hindi ko talaga masigurado kung ano nangyayari doon. May problema ba siya o ano? Ang naging recent issue lang ng motor ko yung battery. Lagi siyang discharge. Pero nangyari lang naman yun eh. Nagpalit kami ng pamangkin ko ng battery. So gumamit ulit ako ng hindi maintenance, lagi nalulubat yung battery ko. So yun, walang kung naging reason bakit siya naglulusaw yung parang silicone na yung sa CDI natin. Balikin na lang ulit natin mga fairings. Tapos na tayo. Okay, tapos na tayo mga paps.